Yung manonood dyan. Ayan. Ngayon guys, magluluto tayo ng tikoy. Ang Chinese tikoy guys. Kasi tatapos lang ng Chinese New Year guys. Kaya mayroon tikoy marami ngayon. Tapos guys, before natin kainin to guys, lutuin muna natin kasi mas maganda pag lutuin guys dahil malambot siya. Tapos yung ingredients nito guys na para lutuin natin, ayan, tapos na ako mag-iwa. Ang ingredients nito guys ay oil lang, olive oil, tapos cornstarch at saka itlog guys. Ito guys, ngayon hiwain natin na maliit. Hindi naman gaano kaliit. Yung tamang-tama lang, guys. Ayan, hiwain natin. Ngayon guys, pagkatapos hatiin pa rin siya guys, hatiin na yung hiwa niyan, hatiin pa rin natin ng kalahati. Ayan, para maliit siya, para pag nagluto guys hindi mahirap lutuin, sandali lang. Kailangan manipis siya guys. Ayan, matigas yan guys kasi ilagay na yan sa rib, kaya tumigas siya. Tapos hindi mo naman pwedeng kainin yan na ganyan lang. Kailangan lutuin muna natin para malambot tsaka masarap na may itlog siya at tsaka cornstarch. Ayan guys, patuloy lang natin paghiwa. Ayan, masarap talaga to guys, hindi gaano siyang matamis, tapos malambot pag kinakain pag naluto na siya. Ayan, huwain natin kasi hindi pwedeng makapal dahil matagal lutuin. Ayan guys, tapos hatiin pa natin guys. Yan, gano'n na kalaki guys, hatiin natin. Ayan. Ganito pag nagluto tayo ng tikoy, Chinese tikoy guys. Ayan, diba, manipis na siya. Ayan, ganito. Ayan, hiwain. Ganun na ang laki niya guys. Kung gusto niyo rin maliit, nasa inyo yan. Pero ganyan ang gusto kong ano lang, yung ganyan kalaki pag nagluto ng tikoy. Ayan, guys, ganun. Ganito siya guys. Ayan, marami kasi to guys. Darating kasi yung anak ko, kumakain siya ng ganyan. Tsaka sa umaga minsan guys, yan kinakain ko pa ano, morning. Tapos may kape lang ako, ganun. Ayan guys, ganito na siya guys, ganun kalaki lahat. Ayan, ganyan. Pagkatapos yan yung kalahati niyan guys, kasi masyadong marami, ilagay ko sa plastic at ilagay sa ref guys. Ayan, ayan na guys yung size nito, ganun. Ayan, ganun guys. Tapos yan yung cornstarch guys, ito yung cornstarch niya, tapos itlog.
Ayan, kukuha tayo ng plato. Lagay yung itlog at saka ang ginawa ko guys, itlog saka yung ano. Ayan, yung isang kutsara guys na cornstarch. Ayan, isang kutsarang cornstarch at saka yung itlog na yan. Ayan, tapos haluin lang natin guys. Haluin natin. Yung guys, mas maigi guys pag kayo guys, lagyan yung dalawang itlog at saka isang kutsara na ano. Isang kutsara na cornstarch. Tapos haluin mo. Haluin nyo guys yung ano, cornstarch saka itlog hanggang wala. Hanggang yung ano, yung cornstarch ay wala nang puti guys, yung nawawala na yung puti, nahahalo na talaga sa itlog. Ayan na guys, ay ito na. At saka yung ating tikoy na nahiwa na. Ayan. Una guys, kumuha ka ng frying pan. Tapos lagyan mo ng ang ano niya guys, apoy niya ano lang, low. Tapos lagyan mo lang ng kunting olive oil. Ayan, olive oil konti guys. Pagkatapos pag ano guys, pag mainit na siya, ihalo mo yung tikoy sa minix mo na cornstarch at saka egg. Tapos lagay mo dyan sa may nakasalang na frying pan na may mantika na konti lang. Kasi guys, pag damihan nyo kasi ng mantika, yung tikoy guys ay yung mantika pag dinamihan nyo tumatalisik sa ano, kaya nakakatakot. Ganun lang talaga pag nagluto kay guys, kunting lang talaga ang mantika. Ayan, ganun lang talaga siya. Ayan, ganun na siya guys. So ayan, ganito pag nagluto ng tikoy, yung Chinese tikoy, low fire lang siya guys, low, kasi para guys hindi umiitim yung ilalim ng ano, ng tikoy. Ganun lang siya guys. Ayan, balik na rin natin. Ayan, ganito na. Kailangan talaga balik na rin guys para both sides ay lumambot. Ayan. At saka kailangan guys may kunting brownie. Parang nagba-brown yung ano before mo ibaliktad. Kailangan yung ilalim nun guys mag-brown. Brown color na siya guys. Pag ibig sabihin parang brownie color na siya, yan, pwede mo na siyang baliktarin. Mas masarap kainin kasi pag naka brown color siya, kasi ang lambot na talaga niya. Ayan, naluluto na siyang ganun. Ayan o, yan, baliktarin natin. Ayan, baliktarin. Ganyan lang guys pag nagluto ng tikoy, ng Chinese tikoy guys. Hindi ko alam guys yung Chinese tikoy sa Pinas, pero ganito kasi guys pag nagluto kami dito sa Taiwan, ganito ang natutunan ko, ganun. Ayan guys, oh, ang ganda ng kulay, ganun siya. Pagkatapos pag ganyan na ang kulay guys, na may brownie color na, ayan, ilagay mo na dyan sa plato. Ayan, ilagay mo sa plato. Ganyan guys, diba ang ganda ng kulay niya, ganun lang po. Ayan, luto na ang ating ano. Ayan, marami pa guys na ano, lutuin natin. Ayan guys, diba ang ganda ng kulay guys. Ganyan pag nagluto ng tikoy. And guys, ganyan na, ayan, ready to eat na. Palang mainit yan guys. Ayan, luto na ang ating tikoy. Kain na tayo.